So, welcome to my YouTube channel. So, ngayon po ang ating gagawin ay kung paano po i-convert ng PowerPoint presentation into video. So, una po ating gagawin sa pag na-open na po ang ating laptop. So, atin pong i-search ang PowerPoint na application. So, PowerPoint 2013 na app. So, atin pong i-click. So, kung mapapansin po natin na meron pong iba't ibang design na nakalagay na po talaga siya dito. So, atin pong piliin ang blank presentation. Yan po. Ito na po yung ating presentation na slides. First slides po natin na white lamang po ang background. So, kung halimbawa man po nagbago ang ating isip, pwede po nating i-change ang design. So, for example, itong theme na itong ating gagamitin, i-click lang po natin. So, after maklik, so, mas maganda po tanggalin natin itong mga tables na nakalagay dito. Delete lamang po natin para po pag nag-insert po tayo ng pictures ay walang hassle. So, para po sa pag-insert ng pictures, napakadali lamang po. I-click po natin ang insert. Then, click po ang picture. So, pwede na po tayo maghanap ng ating picture na gagawing video. So, for example po, itong A, letter A, ating i-insert. So, pwede po nating i-drag. Then, kung mag-i-insert po ulit tayo ng isang picture, pwede naman po, click, then insert. I-drag po ulit natin dito sa kabila. Pwede po nating i-expand. So, yan. Halimbawa, ay gusto pa po natin magdagdag para makita po natin yung video presentation po natin. Pwede po. I-click po natin tong arrow down. Meron po ditong slides na blank slides. So, click po natin. Then, insert po ulit tayo ng pictures. Letter C, then insert. Drag ulit. Then, expand natin ng konti. Then, mag-insert po ulit tayo ng panibagong pictures. Letter C, then insert. Letter D. Sorry. Letter D na pala. Yan. Pwede po ulit tayo mag-insert ng panibagong slides. Click ang new slides, then blank slides. Insert po ulit tayo ng pictures. Letter E. Insert. Then drag. Then insert po ulit tayo ng pictures. Then, anong letter na? E, F. Insert. So, i-drag po ulit natin at pwede rin po nating i-expand. So, yan. Pwede rin po natin tong lagyan ng music or audio. Ito po, sa gilid. Hindi ko lamang po alam kung itong aking PC ay may music. Audio on my PC. Meron kaya. Parang feeling ko ay dinilit ko na lahat ng mayan meron. For example lamang po na For example lamang po na nilapatan natin ng music. For example lang, halimbawa ang music na natin dito ay yung ABCD songs din. Pwede naman. So, ito kunwari lamang po, ito, Count on Me. So, insert natin. Yan. Lang natin sa gilid ilagay. Yan. So, pwede rin po natin lagyan ng animation ang kada picture po na ating ilagay. Lagyan po natin animation, pwedeng fly in. Itong letter B, i-click po muna natin ng pictures bago lagyan ng animation, pwedeng split. Itong letter C,
Pwede nating fade. Letter D, pwede lagyan natin ng shape. Okay, sorry, itong letter D, pwede natin lagyan ng split. Again, iba naman. Wipe. Lagyan natin ng wipe. Itong letter E, click mo ng pictures. Pwede tayong hanap pa dito. Itong bounce. And letter F, pwede natin lagyan ng appear ng animation. So, yan. Nalagyan na natin lahat ng pictures ng animation. So, pwede rin po natin lagyan ng transition. Pwede po kaya, ang tanong, pwede po bang i-highlight ang lahat para po lagyan ng transition? Pwede, pwede po. Yes. So, click po natin. Ating i-type, Control A. Then, punta po tayo dito sa command na transition. Pwede pong split. Yan. Pwede rin po natin slideshow ang ating gawa. Yan. I-click po lang ang arrow going to the right sa ating keyboard. Yan po siya. Yan. Yan. So, ito na po ang pinakahihintay ninyo kung paano po i-convert ang ating PowerPoint presentation into video. So, napakadali lamang po i-convert itong ating PowerPoint sa video. So, una po ating gagawin, click po natin itong file. Ito po, itong pakitingnan po ninyo itong arrow. Click ang file. So, kung mapapansin po natin, may iba't ibang commands po dito sa gilid. May info, new, open, save, save as, print, share, export, close, account, and option. So, ang ating pong gagawin ay mag-export po tayo. Hindi naman po natin isi-save, kundi tayo po ay mag-i-export. I-export natin po ating PowerPoint presentation to video. So, i-click po natin export. Then, meron po dito ang iba't ibang commands din na nakalagay. Create video, package presentation, create hands out, change file type. So, dahil po tayo mag-i-export ng video, ng PowerPoint into video, click po natin itong create a video. So, ito po ang ating i-click, create video. So, sa desktop natin ilagay para madali pong hanapin. So, for example, ating lagay na file name is Kariyang. Kariyang. So, isa-save po natin. Hintayin po natin na ma-save ang ating PowerPoint presentation na kinonvert sa video. Hintayin lamang po. Wait lang po. Yan, hintay lang po natin ng saglit. Sino sa nabito? So, yan po, medyo matagal po ang pag-process at pag-export ng ating files. Creating video. Tagal. So, yan. Malapit na po. Almost half na po ang ating na-export na files. Yan. Medyo matagal-tagal po talaga yan. Hintayin po lang natin at malapit na pong matapos. Konting pasensya lamang po sa pag-export ng files. Depende po sa na-consume na na-consume po na anong tawag dito, na gigabyte or MB ng ating in-export. Yan po, malapit na. Yan. Malapit na siya.
Almost half na po. Pahintay na lamang po. Malapit na. Para po natin malaman kung malapit na po ang malapit na ma-save, ito po sa baba, creating video Kariyang MP4. Ito na po yung kanyang naglo-loading na po siya. Dapat po ma-upload po natin o ma-export po natin ng the whole process. Dapat ang process po ay finish para po ma-save po siya sa ating desktop. Yan, medyo pasensya lang po sa paghihintay at medyo matagal po talaga siya. Napakadali lamang pong i-explore ang ating PowerPoint presentation dahil po mga commands ay naririyan na po. Napakadami po nating commands. May home, may insert, design, transition, animation, slideshow, review, and view. So, under po niyan, kapag in-click po natin ang bawat commands na yan, mayroon pong nakalagay na mga given na po talaga, mga details na ating makikita. So, ayun na po. Tapos na po ang ating ginawang PowerPoint presentation converting into video. So, tingnan na po natin sa ating file manager. Yan. Open po natin. Dahil po sa desktop po natin siya sinave, doon din po natin siya makikita. So, ito po. Nakita na po natin. Kariyang MP4. Ito na po yung video na ating ginawa. Gamit po ang ating PowerPoint presentation. Wow! Napakadali lamang pong i-access ang ating PowerPoint presentation. Then, natin pong i-click kung natupad nga ho kaya ang ating gustong gawin. So, ayun na po. Wala pa akong pinipindot dyan. Dahil po yun ay video na, automatic na po siyang nag-play ng kanya. So, dahil hindi ko po nailagay ang music, ayan, may music akong nailagay sa pinakadulo nga lamang. So, ganyan lamang po, napaka dali. Ayan na po ang ating video na ginawa. Ayan lamang po at maraming salamat!